Good evening and welcome po sa aming mga viewers. Mga kaibigan, lagi naming sinasabi na kung patuloy man natin nararamdaman sa buhay natin ay parang may kulang, lagi nyo ring tandaan, nakahanda po ang Diyos na tayo ay tulungan. At sana po, kami na inyong mga lingkod sa programang ito, kayo po ay aming matulungan. Dito lamang sa programang Full Life. Magandang gabi po sa inyo muli, minamahal naming mga viewers. Narito po kami ulit na inyong mga lingkod sa programang ito at sa paghahangad na sa pamamagitan ng gospel or ebanghelyo ng Panginoon, patuloy naming dalangin na sana'y maghatid ito sa atin ng panibagong inspirasyon na kailangan natin sa ating buhay at nais naming ibahagi o i-share sa inyo ang aming faith. Sana kapwa nating tanggapin ito ang totoo
ang ating mga matututunan ay kahayagan na tayo po ay pinahahalagahan ng Panginoon. Kaibigan, mahalaga ka sa Panginoon. At ang atin pong mapapakinggan ngayon ay ang Thank you, Lord. The story of the 10 lepers. Part 2 po ito. Opo. Kaya po, napakahalagang pagtalakay pong muli ito na atin pong alaming palagi ang kalooban ng Panginoon. Sa nakaraan po nating pagtalakay ay natutunan po natin ang napakahalagang kaalaman. Bago pa natin tanggapin ang kahilingan natin sa Panginoon, ang pagkakilala sa Kanyang kabutihan ay sapat na basihan upang magtaglay tayo ng kaisipan at kaloobang siya ay dapat po nating pasalamatan. Tama po. At hindi kung kailan lamang natin natatanggap ang ating mga pangangailangan sa buhay. Sabi nga attitude of gratitude. Pero hindi din ibig sabihin na kung matanggap na natin ang ating mga kahilingan ay hindi na natin ihahayag sa ating mga gawa ang kanyang mga kabutihan. Mas lalong kailangan po kasi. Opo. Upang ipaabot sa Panginoon na siya ay karapat-dapat sa ating pagpapasalamat. At yan po ang ating pong pag-aaralan sa pagpapatuloy ng kwento ng 10 lepers. Basahin at pasimulan na po natin ang kasunod na mga pangyayari. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Luke 17:14. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari, samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. Narito po, mga kaibigan, ang pagpapatuloy. Gaya ng pangyayari, ang sampung may sakit na ketong ay umalis papunta po sa mga saserdote. At lahat sila ay gumaling. Yun kasi ang utos ng Panginoon sa kanila. Dito natin makikita na hindi po sapat na nakita natin yung kahalagahan ng solusyon na ino-offer sa atin ng Panginoon. Ito po ang katunayan na dahil sa tama ang pagkakilala sa Panginoon, na kahit wala pa, Brother Amadeo, yung kahilingan, hindi mo pa hawak, kumbaga sa iyong kamay, yung nire-request mo, dahil sa taglay na po yung kaisipan, sabi nyo nga kanina, attitude of gratitude, yung kaugalian na pag-uugali na ang Diyos ay dapat pasalamatan, dapat tayong magpatuloy na sumunod sa kanyang kalooban. Dahil makakaasa tayo na matapos ipagkaloob ng Panginoon ng solusyon, napaka-importante naman, Brother Amadeo, na sumunod naman tayo sa Panginoon. Gaya nung nangyari po dun sa 10 may sakit. Mga kaibigan, sumunod sila sa Panginoon nang utusang sila po ay pumunta doon sa mga saserdote. Ayon sa pangyayari, napaka-importante po nito, yumaon pa lang. Kasi sabi po sa verse, no? Yumaon kayo, no? Magsihayo kayo at kayo ipakita sa mga saserdote. Pero mga kaibigan, ayon po sa narinig natin at nakita, papunta pa lang, nangyari na po na natanggap ang kanilang kahilingan. Napaka-importante nito. Bakit kaya? Siguro po napapatanong din kayo, bakit kaya? Hindi pa po sila totally nakakarating dun sa inutos ng Panginoong puntahan yung mga saserdote. Kung papansinin po natin, mga kaibigan, may ketong o may sakit pa sila nung utusan sila ng Panginoon. Papunta sa mga saserdote, maliwanag po yun na humahakbang sila na taglay ang pananampalataya. Opo. Makaka-relate po tayo sa sinabi ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo at ipaglilingkod ni Brother. Dito po sa Hebreo Kapitulo 11, Versikulo 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang taglay po ng mga may sakit na ito ng ketong ay ang pananampalataya. Base sa paliwanag po ni Apostol Pablo, ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ano po ba yung kapanatagan na hinihintay ng mga may sakit na ito? Na sila po ay gumaling sa kanila pong pagkakataon. So, eksaktong nangyari sa kanila si David Apostol Pablo. At yung pong sinasabi na hindi pa nakikita, kasi hindi pa man sila gumagaling, sumunod na sila sa Panginoon, na katulad ng sila, magaling na. Katulad doon sa bagay na nakita na nila, na sila ay gumaling na sa kanilang karamdaman. Opo. Kaya panatag sila
na kanilang hinihintay ang Panginoon na siyang kahayagan ng kanilang pananampalataya. Amen po. Ito po yung transformation, hindi lang physically, kundi lalo na spiritually. Kasi pwede nating sabihin, yung dating pagkatao nila na may sakit o ketong, pero dahil sa pananampalataya, kahit may ketong pa sila, sa isip at sa puso nila, eh wala na. Kaya po, lumakad sila. Opo, kahit pakiramdam mo na dating pagkatao ka pa rin, kaibigan, pakiramdam mo lang yon. Ibig sabihin, Brother Amadeo, hindi talaga yon. Opo. Nagkakamali tayo sa mga pagtingin dahil yung pakiramdam natin, akala natin yun yung tama. Opo. Ang dapat po na maging pakiramdam natin na nasa puso natin, nilinis na po tayo ng Panginoon. Amen. Mga kaibigan, challenge po ito sa atin. Di ba nga, isolated sila? Noon, hindi pa nila nakikita ang Panginoon. Kasi kung iisipin, pwede naman silang umalis, tumakas doon sa lugar na kung saan sila naka-isolate. Sapat na yung imagination eh, no? Opo. Di natin alam, di naman natin nabasa, gaano kaya katagal itong may sakit na ito doon sa isolated area na yun. Oo, maaaring alisan na sila ng pag-asa eh. Exacto. Baka hindi na sila magtiis sa kalagayan nila na yun. Pero dahil sa takot at sa pangamba na kanilang nadarama dahil sa pwedeng kahinatnan nila doon sa mga tao na makakita po sa kanila, eh pwede po silang ipagtabuyan o kaya ay saktan. Mm-hmm. Kaya ang tanong, nung sabihin ng Panginoon na humayo kayo, hindi ba't pwede pa rin silang saktan at ipagtabuyan ng mga tao? Pwede po dahil nandun pa rin naman yung sakit eh. Opo. Di pa nawawala. Opo. Yung possible na maka-infect sila or makahawa, nananatili pa rin nung panahong utusan na sila ng Panginoon. Kaya yun po, talaga masabi po natin kahayagan ito ng kanilang pananampalataya. Opo. Sa Panginoon. Kasi hindi pa man din po sila physically na magaling. Mm-hmm. Pero mentally, emotionally, spiritually, eventually, hindi pa sila nakakarating sa serdote. At ang kanilang kahilingan ay dumating na sa kanila finally. Eksakto po. Mga kaibigan, sana po nakaka-relate tayo. No? Hindi ito ikinikwento dahil kailangan lang na ma-inform tayo. Kundi sabi nga po, kahit nung first part pa lang ng pagtuturong ito, nasaan man tayo naroroon sa mga naging desisyon natin na i-isolate ang sarili natin, intentionally dumaraan ng Panginoon sa ating buhay. And it's about time na umaksyon na tayo ngayon, knowing na ang solution ay readily available na ino-offer sa atin ng Panginoon. This is it. Umaksyon po tayo gaya ng ginawa nung 10 may sakit. Kahit hindi pa nawawala totally yung kanilang sakit, sabi nga ni Brother Amadeo, humakbang sila ng hakbang ng pananampalataya. Opo. Eh kung wala talaga tayong pananampalataya, Brother Amadeo, eh hindi po tayo pupunta. Saan tayo pinapupunta ng Panginoon? Kasi alipin pa rin tayo nung pagdurusa, nung sakit na atin pong nararanasan. Minamahal na mga kaibigan, ipagpatuloy po natin ang mga kasunod na pangyayari. Pakinggan po ninyo at babasahin po natin. 17:15 ng Luke, sabi po rito, at isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik, mahalaga po itong part na ito, na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. 16, at siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis? Datapwat saan nangaroon ang siyam? Dito po sa tagpong ito, napakarami pong punto, mga kaibigan, ng ating pong matutunan. Eh. Opo. Una po, masabi po natin na matapos na sila po ay napagaling, meron pong isa sa kanila ay bumalik sa Panginoon. At niluluwalhati ang Panginoon na merong pagsigaw pa ng pagluwalhati. Dito po ay kapansin-pansin na 10 po yung pinagaling ng Panginoon. Isa lamang po ang bumalik at nagpapasalamat na may malakas na tinig. Opo. Pero tandaan po natin, 10 po ang lumapit sa Panginoon, 10 din ang sumulod sa utos ng Panginoon, 10 din po ang pinagaling ng Panginoon. Pero ang tanong,
Anong pinagkaiba nung isa sa siyam? Napaka-importante po niya. Di po ba? Opo. Dito, makikita po natin, doon po sa isa na bumalik, siya po ay isang Samaritano. Ano po ba ang punto nun? Bakit sinabi po yung isang Samaritano? Kasi po, pagka sinabing Samaritano, hindi po lingkod ng Diyos yun. Mm-hmm. Mga, nung panahon po na yun. Opo. Iba po siya. Iba po yung kanyang pagsamba. Mm-hmm. Iba po yung ritual na ginagawa nilang pagpupuri sa kanilang Diyos na kinikilala. Opo. Saka siya po ay hindi po ibinibilang doon sa bayan ng mga Hudyo. So bukod po sa pagiging Samaritano siya, ano po yung sagot sa tanong niyo na ano pinagkaiba nung isa sa siyam? Eh kasi po, masabi po natin, ito yung bumalik sa Panginoon. Mm-hmm. Kasi yung pong sinasabing siyam, eh mga Hudyo po yun eh. Mm, napumunta po doon, nagtuloy po sila doon sa mga saserdote. Oo. Eh nung malaman po nila na sila'y gumaling sila. Maaaring nagpapasalamat din sila sa Panginoon. Pero ang alam po natin, pag sinabi po kasing mga Hudyo, yun po ay mga lingkod ng Diyos. Mm-hmm. Sila po yung tumatanggap ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos. Sila talaga yung masabi nating mayroong buong karapatan na sumamba, magpuri o magpasalamat sa Panginoon. Kaya yung pupuntahan talaga nilang sampu, eh magaganap po doon yung mga ritual, yung opo. Religious ceremony, di ba? Opo, ganoon nga po. Kaya po, maaaring makita po natin dito, ito kakaibang pangyayari po ito. Kung sino pa yung hindi naging lingkod ng Diyos ng una, kung sino pa yung walang pagkakilala, pero dahil may napakinggan siya, sapagkat siya'y sumampalataya na mayroong isang Panginoong Jesus na magliligtas sa kanya, yung pong Samaritano na yon na walang pagkakilala, siya ang nagtanghal ng pagpapasalamat o pagkilala sa Panginoon. Opo. So yun po mga kaibigan, kaya nung magtanong ang Panginoon, tutuloy ko po yung pagbasa, Brother Amadeo. Ito po yung naging sagot pagkatapos na itanong ng Panginoon, nasaan yung siyam? Babasahin ko po. Sa 17 and 18 po ng Luke. Ito po mga kaibigan, pakinggan po ninyo mabuti. Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. Ayun po. Kaya, yan po, talagang pinapakita po na hinahanap ng Panginoon yung pong pagpapasalamat sa kanyang harapan. Opo. Kasi maaaring ang ginawa po ng ibang gumaling ay nagpasalamat sila sa pamamagitan ng bibig. Mm-hmm. Doon kung saan siya ay pinagaling ng Panginoon, nagpasalamat sila. Opo. Pero ang kakaiba na ginawa po nung Samaritano, hindi po siya nasapatan po doon eh. Mm-hmm. Hindi po siya nasapatan na magsalita lang sa Panginoon ng salamat, kundi hinanap niya ang Panginoon, nang makita niya ang Panginoon, sa harapan niya ay nagpasalamat siya na niluluwalhati ang Panginoon. Ito po ay isang mahalagang pangyayari din sa atin, maging aral po sa atin ito, na kung tayo po ay dumating sa ganung pong pangyayari, ay atin pong luwalhatiin at pasalamatan ang Panginoon ayon po sa kanyang kalooban. Ibig pong sabihin, yung pong natatanghal siya dahil sa kanyang kabutihan na ginawa sa atin. Yun yung malaking kaibahan, ano po? Nung bumalik yung isa, yung Samaritano, hindi lang ang makikita posible ng tao ay siya na nagpapasalamat, kundi siya mismo na binago ng Panginoon ay nagtatanghal na sa kabutihan ng Panginoon. Kung imaginein po kasi natin, ano kaya ang posibleng nabalitaan ng mga kamag-anak? Just in case, na yung pagiging isolated nitong sampung may sakit, talagang hindi na dinalaw ni isa ng kanilang mga mahal sa buhay. Opo. At nangyari na sila'y gumaling, masasabi nung mahal sa buhay, wala na akong magagawa eh. Di ba? Ito na nga yung naging decision ng government. I-isolate na kayo. Ako, wala na akong magagawa. Pero nung paggalingin ng Panginoon, ano kayang masasabi nung mahal sa buhay? Ano kayang masasabi nung mga kaibigan? Malamang yung pagkatao ng Samaritano na binago, magiging dahilan pa, Brother Amadeo, para sabihin din ng mga tao sa paligid, karapat dapat talagang pasalamatan ng Panginoon. Opo, talagang karapat dapat siyang pasalamatan. At kailan ba natin masasabi na nakapagpapalwalhati sa Diyos ang ating pagpapasalamat, Brother Amadeo? Eh, isa lamang po ang sagot po dyan. Kung nakita po natin na tayo po ay nagbago, nagkaroon ng transformation ang buhay po natin,
At ikaw na nakikitang dahilan para masabi ng ating kapwa, ng ating po mga kaibigan at ang ating mga mahal sa buhay, inuulit ko po kung ang buhay mo na nakikita nila dahilan para sabihin nila, grabe ka Lord, binago mo siya, salamat sa Panginoon. Naalala ko po yung nakita at narinig ko sa Facebook. Inopost po nila ang kanila pong kababayan sa bawat mabuting mga pangyayari sa buhay nila. Na may background na isang famous na awit, Thank You Lord. Paano po ba awitin po yun? Hindi ko po alam, pero hindi, naririnig ko po yan. Nakaka-good vibes lang po talaga. Pagka meron po tayong kababayan na may na-receive na blessings, they consider it as a blessing, maliit or malaking bagay, na-promote, gumraduate, etc. Mga kaibigan, ipopost po yun. No? Nakalagay sa My Day. Most of the time, sa My Day nakalagay. Tapos may background na, Thank You, Lord. Oh, yun pala, yun. Nakaka-good vibes po talaga. Para na nakakahawa yung ginagawa po natin ganyan at nagpapaalala, deserve talaga ng Panginoon na siya po ay ating pasalamatan. Mga kaibigan, isa ka ba sa babalik sa Kanya para siya ipasalamatan? O isa tayo doon sa siyam na ang nakita lang ay yung paggaling ng kanilang karamdaman physically? Sabi nga ni Brother Amadeo, isa lang ang sagot. Pag ang buhay mo na ang nakikitang dahilan ng tao kung bakit karapat dapat pasalamatan ng Panginoon. Nag-glorify po kasi siya sa changes or transformation na nakikita po sa atin ng iba. Maaring yung siyam, sabi niyo nga, thank you din. Pero nalimitahan ang kanilang nakita. Ang nakita lang, na-receive niya na yung blessings, then that's it. Nawala na yung sakit. Pero itong isa, ang nakita niya ay ang spiritual transformation sa kanyang buhay. Nakita niya, deserve ng Panginoon na ibalik sa kanya yung glory. Mga kaibigan, sabi niya nga po sa verse 19, Brother Amadeo, pakibasa nga po. Ganito po ang sinasabi, at sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Napakasarap pong pakinggan. Pwede yung isa pa po. Mga kaibigan, pakinggan niyo po ulit. Napakasarap pong, marinig. Ganito po ang nakasulat. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen po. Sana na-receive natin yan. Kung marating natin ang ganitong kalagayan sa ating buhay, mararanasan natin, naggaya ng tayo sinasabihan ng Panginoon. Apo. Magtindig ka. Yumaon ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaibigan, nakita mo ba yung part mo na dapat nating gawin? Sa tagal nating paghihintay, pinadali ng Panginoon, yung mahabang panahon na inaasahan nating darating, pinaikli ng pagdaan ng Panginoon sa ating mga buhay o sa ating mga pinagdadaanan. Tatlong bagay po ang nais naming iwanan sa inyo sa last verse na ito ng kwento po ng 10 lepers. Ito po ang magiging destination ng ating buhay. Number one, una, nung sabihin ng Panginoong magtindig ka, inaasahan ng Diyos at gagawin ng Diyos sa iyo. Kung patuloy tayo magiging thankful sa Kanya, dapat ay nakatindig tayo sa lahat ng panahon. Di ba, Brother Amadeo? Ibig sabihin, may sakit ka, thank you, Lord. Di ba? Wala kang sakit, lalong thank you, Lord. Masaya ka o malungkot ka, nanghihina ka o malakas ka, alalahanin mo laging sinabi ng Panginoon, dahil sa faith mo, tumayo ka, magtindig ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Mga kaibigan, una, makikita po natin ipagpapala ng Diyos sa atin ang isang sitwasyon na tayo nakatindig sa lahat ng panahon. Mga kaibigan, pangalawa po, nagpapatuloy sa lahat ng sitwasyon. Tandaan natin yung nangyari sa 10 maiketong. Kung hindi sila sumunod sa Panginoon, yung panahon na yon ay may sakit pa sila. Pero kung hindi sila nagpatuloy sa kanilang lakad, mangyayari kayang sila'y pagalingin ng Panginoon. Ganon din sa ating buhay. Magpatuloy tayo. Kung tila wala pang nangyayari, huwag tayong huminto. Taglayin natin ang kaisipang
ang Panginoon ay karapat dapat pasalamatan, pagkakilala sa kanyang kabutihan, mga kaibigan. Eventually, marireceive natin ang kagalingan hindi lamang physically, maging ng ating pong mga espiritual na pamumuhay. May isang kakilala po ako, recently lang, nag-post sa social media. Tatanong siya, sabi niya, magpapatuloy o susuko? Siguro inaasahan niya, ang mga kakilala niya ay magko-comment sa kanya. Isa po ako sa nag-comment. Pero ang ginawa ko, in-screenshot ko yung post niya at pini-M ko siya, finorward ko po yung in-screenshot ko na yon. Sabi ko sa kanya, kilala kita, ang dami mo ng pinagdaanan. Ikaw din ang sasagot sa tanong mo na yan. Alam ko ang sagot mo, magpapatuloy ka. Sabi niya, amen. Mga kaibigan, ang ikatlo, ulitin ko lamang, una, nakatindig sa lahat ng panahon, nagpapatuloy sa lahat ng sitwasyon. At pangatlo po, mga kaibigan, nananampalataya at nagpapasalamat sa anumang pagkakataon. Ano man po ang ating pong mga pinagdadaanan, nakapagtatanong tayo, why this is happening to me, my Lord? Sa halip po, mga kaibigan, piliin natin laging masabi na, thank you, Lord, dahil yun ang sagot sa lahat ng ating mga katanungan. Mga kaibigan, sana po'y malinaw sa atin ang tatlong bagay na iniiwan ng mensaheng ito. Inuulit ko po, nakatindig sa lahat ng panahon, nagpapatuloy sa anumang sitwasyon, at laging nagpapasalamat sa anumang pagkakataon. Muli po, sinasabi namin na ang kwento ng sampung ketongin ay kwento na ng kahapon. Pero ang mensahe ay kwento hanggang ngayon na anumang karanasan sa buhay, pag-aaral, relasyon, hanap buhay o kahit karamdaman, kahit sa mga may ministeryo, tandaan po natin, ang kilalanin ng kabutihan ng Panginoon, sumampalataya po tayo. Minamahal naming mga viewers, ihahatid tayo nito sa isang resulta ng ating buhay, sa isang kumpletong transformation. At mula doon, sama-sama nating masasabi, salamat, Panginoon. Muli po, iniiwan namin sa inyo ang mga salitang ito. When God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po!